Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung Sangkay na sa Sangkay Loans. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mais na kalagay ng lahat mo pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Tubling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Orbit TV Vlog, subscribe po natin. Ang tita kong Vyot, si Tita Mina Jaramillo. At ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello to Manay Tere, no, ng San Diego, California also. Thank you so much sa Starbucks. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol kay Brother Jose, no, na ayaw tumigil. No, ayaw tumigil ng kanyang pagbabanat dito. Ako'y merong alam patungkol dito kasi napag-uusapan itong bahay patungkol sa bahay na tinitirahan dito ni Brother Rossi. Meron akong alam. Matagal ko nang alam ito na may mga sponsors dito sa bahay nito ni Brother Rossi, and nakausap ko mismo. So meron akong audio clips ipaparinig sa inyo. Galing ito sa live ni Brother Rossi, no? Then after natin ang papakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, mga Kalinga, pakinggan natin. Yung bahay mo ba yan? Yung bahay na dyan sa Lawihaw, sa Malipuro, yan may bahay mo talaga. Kailin mo bahay yan? Dahil pag-ibig mo bahay yan, wala kang makikitang mga dokumento na yan ay pira mo, ay umalis ka dyan sa bahay mo na yan. Grabe po. Ang dami niyang nauuto. Bakit kaalis? Pambira yan. Itong ano na ito, itong live na ito ni Brother Jose, no, nire-reaction na niya, nire-rebattle niya yung live ni Kuya Val. Dito narinig ninyo, no, yung sabi ni Kuya Val patungkol sa bahay dito ni Brother Jose. Kung hindi sa kanya yan, kung walang mga dokumento si Brother Jose, lumayas siya. Alam niyo yung sagot ni Brother Jose, kamot lang sa ulo. Pambihira lang, ang sabi niya. Yan lang naman ang expression niya, no? Pag walang may sasagot, pambihira, tapos kamot sa ulo, then ibabaling niya dun sa pagbabasa sa comment, no? Sagutin mo, Brother Jose, huwag yung mga style mo na pambihira, tapos biglang i-divert doon sa pagbabasa ng comment. Sagutin mo yung mga tanong sa'yo at yung ipinupukol sa'yo ni Kuya Val. Total, rebattle ang dating ng ginagawa mo. I-rebat mo, makipag-rebat ka at sagutin mo ng maayos. At sagutin mo, no, kung totoo nga ba yung mga paratang sa'yo ni Kuya Val. Grabe. Oh, so, grabe na. Nasa inyo, nasawa mo yung lote. Sa yung bahay na, ano, itirahan mo, sa'yo ba yan? Oh. Anong pira yan? Oh, Padre Jose, pumunta ka sa kalino, wala kang pera. Wow. Nagka-farmers ka lang, nagka-bahay lahat. Totoo yung sinasabi ni Kuya Val, no, nang pumunta si Brother Jose sa Kalingap, walang wala ito, no. Kaya nga siya sumama dito sa Kalingap at dito siya nakilala. Then dito siya nagkaroon ng YouTube channel, dito lumaki ang kanyang channel sa pamamagitan ni Kalinga Prab at saka ni Kuya Val. Then dito rin siya nakahanap ng mga sponsors. Dito nag-umpisa kung paano naging isang Brother Jose. Alam natin na noong umpisa pa lang makikita natin na walang-wala ito si Brother Jose. At sinasabi din mismo dito ni Kuya Val, ano, sa live niya, na walang-wala ka noon. Dumating ka lang, nung napunta ka lang sa Kalingap, nagkaroon ka ng kung anong meron ka, tapos naging yumabang ka na. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ulitin ko po, ano, yung pong content na yun, sinasabing pabahay daw ay inutang ko po yun, 100,000. Wala po akong ibang utang kundi yun lang, at yun po ay nabayaran ko na. Wala po akong ibang utang kundi yung 100,000 na pinakontent na pabahay daw.
Sinasabi niya kasi dito no na content, ginawang content yung pabahay ni Brother Jose. Sabi niya yun daw ay utang niya na 100,000 yung ano, parang ginamit siya, sabi niya ang lumalabas dito na ginamit na content no yung ang tanong kasi dito, bakit pumayag ka? Bakit ka pumayag na gawing content yung bahay mo? Kung yung sinasabi mo na utang yung 100,000 sa pagpagawa ng bahay mo, bakit ka pumayag na gawing content no yung pagpapagawa ng pabahay sa iyo? Yun yung malaking katanungan, malaking katangahan yan, no? Kung ikaw ba naman hindi ka maayos yung pag-iisip dapat, no? Dapat hindi ka pumayag, no? Na i-content yung pabahay mo, na which is kine-claim mo na ikaw ang nagpagawa dyan at yung 100,000 na inutang mo, na binigay ni Kalinga Prab, which is sabi mo na utang, na binayaran mo rin din naman, sabi mo, bakit ka pumayag na i-content yun? Yun yung malaking question. Kalinga Prab, okay na po ba? Bayad na po yun. Kung gusto nyo pong ipakita yung resibo, matpakita nyo yung resibo, i-PM nyo na lang po ako kasi na-i-content ko na rin po yan before. Yun. Mas maganda, no? Mas malinaw sana kung ipakita mo kung talagang may resibo, yung 100,000 na yan na binayaran mo, ipakita mo yung resibo. Madali lang naman na picturean mo, screenshot mo, or picturean mo, ilagay mo dyan sa screen mo, pagpapatunay na talagang bayad na, no? Bayad na yung 100,000 na yan na inutang mo sa kay Kalinga Prab. Para malinaw yung lahat kung talagang totoo yan. Kaninong pera yung pinampabahay dito sa akin pa din yun? Alam niyo po kung bakit? Credit yun, utang yun. Utang. Oh. Ang tanong ko po mga kapambira, ang tanong ko kay BSA, may pera ka ba dito? Binitawan kahit piso? And then, ganito ang aking hap. Kung sinasabi dito ni Brother Jose no, na walang pera na ibinigay yung Kalingap dito sa kanyang pabahay, Brother Jose, mag-isip-isip ka. Kung hindi ka napunta sa Kalingap, kung hindi ka nag-vlog, no, kung hindi ka nagkaroon ng YouTube channel, no, hindi ka nagkaroon ng mga views, hindi ka kumita sa YouTube channel mo, which is kasama ka lagi kang nandoon sa Kalingap, kinakalingap Rob, hindi ka magkakabahay. Ganun lang kasimple yun. Sabihin mo man na ito'y galing sa kita mo sa YouTube mo, pero isipin mo, kung paano ka nagkaroon ng YouTube channel. So, ang lumalabas doon, hindi galing sa pera mo, hindi galing pera mo, yung pinagpagawa ng bahay na yan, kundi galing doon sa YouTube channel, na kung hindi dahil sa Kalingap, hindi ka magkakaroon ng YouTube channel. Ganun lang kasimple. Paano ka magkakaroon ng pera, Brother Jose, na wala ka namang trabaho, kung hindi dahil dito sa Kalingap, at isa pa ang pagkakaalam ko, binibigyan ka ng sweldo noon sa pagsama-sama mo, kaya galing pa rin sa Kalingap yung pera na pinagpagawa ng bahay mo. Kung may nag-sponsor man dito noon sa pabahay ko, eh meron sanang malaki-laking sponsor, hindi nakarating sa akin, 100,000 po yun, matagal na po sanang tapos ito, itong bahay ko. Sir, yung 100,000 po na sponsorship sana sa bahay ko, bukod sa utang ko kay Rob, ibig sabihin 200,000 na po sana, matagal na po sana itong tapos, hindi po nakarating yung 100,000 na yon. O may paratang siya dito no, na meron daw nag-sponsor ng 100,000 para sa kanya, sa kanyang pabahay, kung ibinigay daw sana yun ni Kalinga Prab, tapos na sana ang bahay niya. Mahiya ka naman, Brother Jose, no? Yung pagpapagawa ng bahay mo, iaasa mo sa mga sponsor. At alam mo naman kung hindi dahil sa Kalingap, hindi ka magkakaroon ng sponsor na bibigay dyan. So, panapalabas niya dito na hindi binigay ni Kalingap Rob yung 100,000 na galing sa sponsor. Gaano ka kasigurado na talagang may nagbigay na isang sponsor na 100,000 para dyan sa pabahay mo? Kung meron kang ebidensya na ganyan ang nangyari, na hindi binigay ni Kalinga Prab yung sponsor, yung 100,000 na yon, dapat ipakita mo yon. Magkaroon ka ng ebidensya, makausap mo, or yung mismong sponsor ang magsalita na hindi binigay ni Kalinga Prab yung 100,000 na yon na para sa pabahay mo, ano kakahiya, no? Hahabulin mo yung 100,000 na wala ka namang kasiguraduhan kung talagang ibinigay sa'yo na magkakaroon ka ng bahay dahil sa mga bigay-bigay sa iyo. Diba? Parang nakakahiya yung ganyang klase. Diba? Hindi po yun nakarating.
meron mga ilan-ilan po na nagbigay ng sponsorship dito, pambili ng bag, pambili ng semento, etc., etc. Naka-vlog po yun. Ngayon, kausapin niyo po yung mga sponsor na yun kung binabawi nila talaga yung pera na yun. Kung binabawi na, bigyan niyo po ako ng written document or written statement nila na binabawi nila yun. I think naka-vlog po yun. Naka-vlog po yun talaga. At nakalista po yun sa vlog. Alam ko po nakalista po yun sa notebook ko dati. Oo. At kung hindi po ko nagkakamali, yun po ay ano pa lang, siguro mga less than 50,000, mga 30. Oo, di ako nagkakamali. Yun lang po ang bukod-tanging sponsorship na natanggap ko dito. Oo. Sigurado ka, Brother Jose. Ako, may ebidensya ako. Ito, patunayan mo, Brother Jose, no? Yung sinasabi mo na yung mga nag-sponsor lamang dyan sa bahay mo ay ilan-ilan lamang na mga sponsors ang nagbigay sa iyo. Mga nasa 30 or 50,000 lamang daw yung yung nagbigay dyan na sponsors. Brother Jose, naalala mo ba yung mahiwagang bintana ng bahay mo? Alam ko yan, alam ko ang buong kwento dyan, Brother Jose. Isang sponsor mo ang nakausap ko, which is matagal na sana ito. Kaso nga lang, na-open itong patungkol sa pabahay mo at ito'y ikaw rin mismo ang nagsabi at idinideny mo na iilan-ilan lamang ang nagbigay na sponsor dyan sa pabahay mo. Okay, ulilinawin ko, hindi ka magkakaroon ng bahay kung hindi dahil sa kalingap, no? Sabihin mo man na walang perang ibinigay ang kalingap dyan, pero galing pa rin sa kalingap yan dahil sa YouTube channel mo. Dahil hindi ka magkakaroon ng YouTube channel kung hindi dahil sa kalingap. Hindi ka magkakaroon ng mga followers kung hindi dahil sa kalingap. Hindi ka magkakaroon ng mga sponsors kung hindi dahil sa kalingap. Then, ito, balik tayo dito sa sponsor na nakausap ko. Tungkol dyan sa mahiwagang bintana mo. Huwag mong sabihin, no, na ilan lamang. Dahil buong kwento na ikwento sa akin ng sponsor na ito, matagal na panahon na ito na kaming nagkausap. Hindi ko ipinalalabas ito kasi tahimik, no? Then ngayon, na-open itong pabahay mo at ikaw na mismo ang nagsabi na ilan lamang ang sponsor na nagbigay sa'yo. Tanong ko sa'yo, pakikwento nga. At sabi mo na i-vlog mo. Na i-vlog mo yung mga nagbigay dyan. Totoo, hindi mo vlinag yung nag-sponsor. Kaya nga, ang sama ng loob sa iyo ng isang sponsor na nagkwento sa akin, na nakausap ko, dahil nagbigay siya patungkol dyan sa bahay mo, sa bintana mo, no, nagbigay siya kasi hiniritan mo siya, hiningaan mo siya ng para sa bintana ng bahay mo. Pero anong ginawa mo? Nung pagkabigay niya, no, pagkabigay niya, hindi mo kaagad binili ng bintana. Alam mo ang ginawa mo? Nakahanap ka ng ibang sponsor sa bintana mo, pero ang shout out mo, yung pangalawang nagbigay ng pera sa iyo para sa bintana mo. Pero yung sponsor na unang nagbigay sa iyo na hiningian mo na para sa bintana ng bahay mo, hindi mo shout out. Kaya nagtaka. Nagtaka yung sponsor na yon sa iyo, saan mo dinala yung pera niya na hiningi mo para sa bintana mo. Nagsabi ka, kasi tita, ganito, ganyan, ganyan, nag-away kami ng misis ko. Gusto ng misis ko, bago kasing panganak, baka man-depressed yung asawa ko. Hinayaan ko siya na mag-shopping ng mag-shopping kasi gusto akong hiwalayan. Baka kung ano ang mangyari, baka maghiwalay kami. Kaya pinang-shopping na lang. Alam ko ang buong kwento, Brother Jose. Kaya wag kang magsasabi na iilan lamang, no? Iilan lamang ang mga tao na nagbigay ng sponsor dyan sa bahay mo. Dahil alam ko may milagro dyan sa bintana ng bahay mo. Hindi ko na sana uungkitin ito, no? Hindi ko sana ito ikukwento pa. Pero marami akong alam. Ikinuwento niya sa akin lahat-lahat. Yung disappointments niya sa iyo. Pinipigilan ka niya noon ng content mo na huwag kang magmukbang ng magmukbang. Ayaw niya yung ginagawa mong content pero matigas ang ulo mo. Kaya galit na galit yung sponsor na yon, no, yung sponsor mo na yon, galit na galit sa iyo. Ang dami niyang mga pangarap para sa iyo
pero anong ginawa mo? Pero ang kinasama niya ng loob talaga, yung paghingi mo ng pera para sa bintana ng bahay mo, tapos iba ang shout out mo. So anong ibig sabihin doon? Naghanap ka ng kung sino-sinong mga sponsor. Ilang mga sponsor ang hinanap mo, pero nakalimutan mo siguro talaga na nagbigay ng pera sa iyo yung nauna mong hiningan. At masamang loob niya dahil hindi siya shout out. No, iba ang pangalan na pinasalamatan mo doon sa bintana ng bahay mo. Nakaka-disappoint ito si Brad Rossi, kasi kahit alam niyang nasusukol na siya, no, kahit alam niyang pilit na pilit pa rin na gustong takasan lahat ng mga sinasabi sa kanya ni Kuya Val, na alam natin na katotohanan yung mga sinasabi. Malinaw na malinaw, no? Malinaw na malinaw, dahil kung hindi dahil sa kalingap, tanaw ka ng utang na loob, Brother Jose. Sobrang tapang mo pa, ikaw pa ang nagmamatigas. Oo, sabihin na natin na mayroon kang utang na loob dyan sa kalingap. Pero kung ako sa iyo, dapat nananahimik ka na lang, kasi mayroon kang utang na loob, no? Yung malaking utang na loob dyan sa kalingap, dapat nananahimik ka na lang. Hindi ka nagmamatigas, hindi ka nag... para bang nagre-rebelde ka sa nangyayari, no? Gusto mo na palabasin mo na talagang biktima ka dito. Pero hindi mo naisip. Hindi ka makikilala, hindi ka magkakaroon ng YouTube channel kung hindi dahil sa kalingap. So, humahaba itong usapin patungkol dito kay Brother Jose. Alam ko na meron at meron mga lalabas dyan na mga sponsors, no? Sa mga sponsors dyan, isa na yung sponsor na nakausap ko patungkol dito sa mahiwagang bintana di umano ni Brother Jose. Salamat, no? At nalaman ko ito. Ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, sa live na ito ni Brother Jose, no? Na naakala niya siguro na wala akong alam patungkol dito sa sponsor na nagalit sa kanya dahil sa paghingi ng pagpagawa ng bintana niya, no? At hindi niya alam na alam ko na masamang-masama ang loob sa kanya nitong sponsor nito. Muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.